Okay, muling mali po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat. At tayo naman ay magkakasama-sama po sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon ngayong gabi. Tayo po ay mag-worship. At samahan po ninyo kami samantalang nandyan naman kayo. Ano po, huwag kayong aalis sapagkat ang bawat salita ng ating Panginoon ay tunay na napakahalaga. Kaya samahan po ninyo kami. Maari po na i-share nyo sa inyong mga kaibigan ang ating pang-worship na ito. Ano po? Maari ay kasama natin, kasabay natin sila nga nag-worship ngayong gabi. Kaya maraming salamat po. At mamaya po, kung meron kayong mga prayer request, gusto ninyo nga makishare, ang mabanggit natin mamaya pagtapos na, patapos na yung ating service, pwede po natin silang batiin kung meron kayong gustong ipabati, mga kapatid. So tulad ng dati, tayo aawit ng ilang awitin at pagkatapos po ay tayo mananalangin at meron tayong special number. Ito ay special na galing pa sa gawing western part ng Pampanga. Mamaya makikilala niyo siya. So habangan po ninyo, pangungunahan tayo ni Sister Marie sa pag-awit at sa panalangin naman ay Sister Malu. So Marie, ready? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-awitan. Samahan niyo po kami sa pag-aawitan. Ating pangawitin ang Stand Up for Jesus. Kung tayo po ay may mga hymnal sa ating mga tahanan, buksan po natin ito sa may hymn number 431. Standing on the Promises. Standing on
tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pagkakataon nito. Sa buhay kalakasan, napatuloy mo kong pinagkakalok sa amin. Narapat lamang kami mabalik ng papuri sa iyong dakilang pangalan. At sa oras na ito, hinihiling namin na kami po ay dumisin, patawarin sa mga nagawa natin at kurang at kakasala upang maging karapat-dapat kami sa aming pong gagawin servisyo. At sa oras na po ito, nilalapit po namin ang aming pong servisyong gagawin. Pangunahan niyo po ang mga may bahagi, lalo na po si Christ, pagbigay niyo po ng mga salita ng ating Panginoon na magbibigay kalakasan sa pananampalataya po ng bawat isa. Patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu na ang maranasan sa oras na ito, kasama ng ang mga kapatid na nakikinig at nanonood, at ito naman ay naging pagpapala sa kanila. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtugon sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so thank you very much. Can we pray here? Thank you very much, Marie. Yung pamagpuhan ka mo, eh. Salamat po at kasama namin kayo. Tignan mo ako, nakikita ko na sa ating screen. Ayan. So, nice ko munang batiin itong mga hindi ko nabati kanina umaga, no? Ito sila, si Annabella Suniga Angeles, laging naka-tune in din pala sa atin. Sila ay nasa Hong Kong. Si Jojo Javier is just sa Habyaw, nag-hi din sa atin, ano, nanonood sila. Si Sister Esti Lavarias, no, sa dyan sa may Dau, sana po nakatunin kayo ngayon. No, si Celia Pangilinan, yun, hi Lester, ang nanay mo nagtutunin. So praise the Lord, sama natin lagi sa panalangin si Celia, ano. Si Nepri Miles, nasa Estados Unidos sila. Lagi ito silang nakasubaybay ng kanyang asawa, pamangking ko ito. So, special parang pagbati. Baka gusto niyong bumati ng happy birthday. Nang sabay-sabay. Happy birthday, Pastor Joy Mark. Ha? Special lang ba yan? Si Brother Ernesto Malonzo. Ayan. So, ang asawa niya si Nanay Feli. Happy viewing din po sa inyo. Diyan lang sila sa kabila dyan, San Pablo. Chiching Baby Bondok. Oh. Nakita ko kanina, naka-view ka din. At yung iba, mamaya po, babatiin natin sila. Pero katulad na sabi ko sa inyo kanina, meron tayong in-invite na aawit ngayon. Tabangan po ninyo. Anong sabihan ko siya, kapatid, dahil lagi din siyang nakasubaybay, alam ko, nandyan ka ngayon. No? Tayo pinadala ng dalawang awitin. So ito yung bago natin mapakinggan yung mensahe sa by words ay by music o by song naman ang mensahe na iatid sa atin ng kapatid na ito. Walang iba kundi si Brother Caleb Bautista. Bautista. So tingnan po natin yung awit ni Brother Caleb at pagbati. Ayan. Ayan pong awitin sa Domingo ay mapit sa kanya. Thank you.
sa'yo, kaya tinanggap mo na ngayon sa kanya. Munang bababa, akakanta ka pa mamaya, dyan ka lang. Okay, so ipagpatuloy po natin ating pagsamba ngayong gabi mga kapatid, ano, at muli ang atin pong tinatalakay ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos na ayon sa mga sulat ng ating propetisa, si Ellen White, at paggabi nagbabackdate ako ng March chapter, verse, bakit verse? March 3. Ayan. Tayo po ay sa March 3 ngayon na ang pamagat ay tinuturo niya sa atin na madaling dalhin ang kanyang pamatok at magaan ang kanyang. So Sister Malus, ang makikita yung ating memory text? Matthew chapter 11 verse 30, ganito po ang sabi, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Matthew 11:30. Tignan mo nga naman. Kagabi, maaalala ninyo kagabi, Matthew 11:29 naman. Ang sabi doon, no? Pasanin ninyo ang aking pamatok. No? Pero ngayon, binigyan tayo ng assurance na ating papasanin pero hindi tayo mabibigatan. Bakit kaya? No? Maganda itong ating pag-aaral. Sabi niya, madaling dalhin at magaan. Parang taliwas sa mga kuro-kuro ng marami. Misan kasama ako doon, kasama tayo doon. Parang pasan mo ang daigdig. Balawan niyang ibudbud ng Satanas yung hanggang problema. Sinaklolon mo nang ano. Parang ganun. No? Pag-aralan natin, mga kapatid, tingnan natin. Dapat nating apasanin ang pamatok yan, ni Kristo. Pardon? Ayan, okay. So, binasa natin kanina yung pamagat. May kinalaman sa pamatok ni Kristo. Sabi niya, pasanin ang pamatok ni Kristo upang malagay tayo sa ganap na pakikisa sa Kanya. No?
Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamato. Nakikiusap ba? Kung pwede, pasanin ninyo. At ang kausap niya dito ay hindi yung hindi mananampalataya, kundi tayo na mananampalataya na nag-aangking mga Kristiyano na followers ng ating Panginoon, tayo ay papasan ng pamatok. Ano nga pala yung pamatok, Sister Malo? Ano pagkaunawa mo yung pamatok? Iba yung sa ano yan? Iba sa... Laksan mo, hindi ka maririnig ng mga... Yung, hindi ako sa niya eh. Ah, hindi. Yung sa... Yun, sa Carabao. Yun, yun. Kaya pag binatukan ka, no? Pag binatukan ka, sinuntok ka. Pero pag binatukan ka, dito yun. Yan, batok. Ayun. Yung mga ginagamit nila, yung mga baka, usually nun, no? Ay dalawang baka, meron silang pamatok na dalawa nandito. So, magkatulong sila dun sa pasan-pasan. Kahit ang garet, or dun sa kanilang inihila kapag sa kawampangan po, itong mamasweya, no? Kapag hila-hila, yung pagbungkal ng lupa, yun ang pamatok. So, may kinalaman itong ating pag-aaral dun sa pagpasan, no? So, sabi dito, nagtatali ang... pagsuot sa pamatok sa tao sa pakikisama sa minamahal na mabuting anak ng Diyos. Naghihiwalay ng sarili sa kaluluwa ang pagbuhat sa krus. So yung kung maalala niyo, sabi ng ating Panginoon eh, maliban na pasanin mo ang krus, ay hindi ka karapat-dapat, no? Makarating doon sa pinapangako ng ating Panginoon. So kailangan natin yung pagpasan. Yung krus, pinapasan sa batok. Ngayon, ito yung panahon na maraming mga Kristiyano, yung mga kapatid natin, no? Ayaw kong sabihin na sila'y hindi Kristiyano, no? Ayaw kong gamitin yung ibang terminology na Kristiyano na ba kayo, no? Sila ay naniniwala sa ating Panginoon. Nandun lang sila sa ibang pananampalataya. Pero Kristiyano din naman sila. Sila ay... sorry, na gagamitin ko yung word na sila ay medyo namamali ng landas. No, sa pagpasan ng krus, talagang literal na krus yung pinapasan, no? Although tayo mga mananampalataya, alam natin na hindi 'yon ang nais ng Panginoon, kundi yung pinapapasan sa atin na pamatok, yung pamatok na pinasan ng ating Panginoon. Ayan, sabi na yung krus at inilalagay ang tao kung saan natutuhan niyang dalhin ang mga pasan ni Kristo. Katulong tayo ng ating Panginoon, eh. Servant nga tayo, eh, no? Dumating si Jesus dito, naging siyang halimbawa, at ang sabi niya sa atin, tayo naman ay maging servant ng iba. So bilang a servant, yung servant ba, dumarating yung, oh boss, nadyan ka na pangala, tanggalin mo yung sapatos ko. Meron bang ganun? Hindi, di ba? Nagbaliktad na. Nangyayari lang yun kapag dumarating yung December 25, dyan sa gawing, yung nagse-celebrate sila. Nagpapalit muna ng pansamantala yung amo, siya muna yung nag-lilingkod sa kanyang katulong. Yun ang kanilang tradisyon, ginagawa nila yon. Pero si Jesus naman, dumating siya dito na pinaglingkuran niya tayo kasi nais niyang tayo din naman ay maglingkod sa ating kapwa. Hindi tayo makakasunod kay Kristo na di isinusuot ang kanyang pamatok. Ang sabi ni Mrs. White, no? Na di binubuhat ang krus at pinapasan ito kasunod niya. O kung si Jesus, halimbawa siya, nauuna siya sa atin, nandun tayo sa likod, sumusunod tayo sa kanyang yapa. Nagbigay nga siya ng halimbawa. Eh. Diba? Napag-aralan natin nung misan, yung tungkol sa mga ginawa ni Jesus, no? Kaninang umaga, Sister Mara, kung naaalala nyo, no, kung paano si Jesus, yung kanyang pamatok, yung nagkakarpintero siya, tinutokso siya, ayon kay Mrs. White, no? Pinapagalitan. Anong ginawa ni Jesus? Pagtitiis. Ang ginawa ni Jesus, kumanta siya, di ba? Kaya yung mga nag-iinis sa kanya, instead na manginis, nakikanta-kanta na rin. So, nakapulot ako ng magandang halimbawa, no? Sabi dito, kung hindi sang-ayon ang ating kalooban sa mga banal na pangangailangan, dapat nating tanggihan ang sarili nating mga hilig. So meron palang dapat tayong gagawin bilang pangsuot ng pamatok, papasanin natin, tatanggihan na yung mga hilig ng sarili.
Di ba lahat ng masarap ay hindi naman gusto ng Panginoon, pero ang sarap gawin eh. Oh, di ba? Experience nyo ba yan? Yung mga ginagawa ninyo, parang ako, na alam kong hindi natutuwa ang Panginoon, pero pilit kong ginagawa, pilit nyo rin ginagawa. No? Yun ang papasanin natin, hindi na natin gagawin kahit gusto mong gawin, pero hindi yung kalooban ng ating Panginoon, ay hindi mo ito gagawin. No? Sabi dito, isuko ang ating mga minamahal na mga pagnanasa. Di ba, mahal natin yan? O, yung mga tinatawag nila sa English ay darling sin. Darling sin. Brother Bert, yes, is that parang, ano, yung, parang aalis ka din sa comfort zone mo. Yun, oo. Oh, oh. Kasi sakripisyo, yun ang ano, pinaka-termino siguro doon. Kasi sakripisyo in a way na hindi mo gagawin yung bagay na gusto mo. Oo nga, no? Aalis ka sa comfort zone mo. Masarap dito ah. Ang sarap kaya, parang ganun ah. Ang sarap kayang dito na lang ako. Bakit ako mag-ministry? Anong mapapala ko dyan samantarang dito? Parang mga ganun ah, kung ministry yung mga pinag-uusapan. O nga naman, ano? Isuko ang ating mga minamahal na mga pagnanasa. At humakbang sa mga yapa ni Kristo. So ano daw yung ating gagawin? Tanggihan ang sarili. Isuko ang ating mga minamahal na pagnanasa. At humakbang. Meron tayong gagawin, no? May pagkakasunod-sunod ayon dito. Tatanggi ka muna. Pagkatapos, susuko ka na. Pagkatapos mo sinuko, na ipagkalubang buhay mo, lalakad ka na kasama ni Jesus. So, tuloy natin. Naglalagay ang mga tao sa mga liig nila ng mga pamatok na tila magaan at maalwan. Ano yun? Magaan suutin. Maalwan suutin. Hindi mahirap. Ah, yung parang comfort zone na sinasabi mo, no? Yun ang gusto natin, natural lang, no? Gusto natin yung madali. Mm-hmm. Ngunit, umahantong ang mga ito sa kapaitan. Ayun. Sabi nga nung yung sikat na, at the end of the day, ano yung naranasan mo? Kapaitan. No? Hindi siya tagumpay ayon sa panig ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, nakikita ito ni Kristo at sinasabi niyang pasanin ninyo ang aking pamatok. Ito hindi pag-iusap ng ating Panginoon sa mga Kristiyano. No? Ito'y kanyang utos na pasanin ninyo. Requirements ito. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi po requirements ito para maligtas tayo. No? Dahil sinasabi ni Jesus ito dun sa mga iniligtas na. Yung mga na-justify na. Yung na-saved by the grace of Jesus na tayo. No, tayo yung mga born again Christian na. Tayo yung mga bagong nilalang na kay Kristo. Sila ang sinasabihan dito. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, requirements na ito para sa'yo, napapa-follow mo ang ating Panginoon. So, ang pamatok na inilalagay niya sa inyong mga liig na iniisip ninyo ang magkakasya ay hindi magkakasya. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon, matuto kayo sa akin. Nagbigay siya ng sapat na mga halimbawa ang ating Panginoon ng mga turong kailangan niyang matutunan. Nandyan na yan. Nakita na natin yan. Hindi na tayo mag-iisip pa kung anong gagawin natin. Alam na natin. God is love. Jesus is love. We must be love. One another. So makikita sa bawat isa sa atin yan, mga kapatid. Okay? So, sunod, Sister Malu. Sapagkat aking mahal. Ayan, sapagkat. Hindi ko nata masundan. Okay, so pasanin ang aking pamatok. Ang pamatok na inilagay ninyo sa iyong mga liig, na iniisip niyo nga magkakasya ay hindi magkakasya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin ng mga turong kailangan ninyong matutunan. Sapagkat, ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Ito yung isa sa karakter ng ating Panginoon, mapagpakumbaba. Napansin nyo, sa mga pag-aaral natin, hindi nawawala, ne? Hindi nawawala ito lagi. Yung requirements talaga ito, eh. Kasi yung taong mayabang, mapagmataas, at kailan, hindi karakter ng ating Panginoon yan. At makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa iyong mga kaluluwa. Tingnan mo yung mga taong hindi marunong mapakumbaba. Naalala mo yung kanina, napanood namin, no? Isang babae, lumabag, nilapitan. Oh, lumabag siya sa traffic rules.
nilapitan siya ng mga MMDA, nakipag-enforcer. No, hindi niya binigay yung kanyang license, talagang nakipag-argumento. Ano kaya yung binigay mo na lang? Hindi pa kayo tatagal. Anong nangyari? Consequence nung nangyari ngayon? Binugo siya. Oh, anong nangyari? Lumaki ang silab. Lumaki ang gulo. Dumating yung asawa niya, siya na yung nakikipag-away ngayon. So, napakahalaga nitong mapagpakumbabang puso. At makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sa inyong buhay. Sino yung may peace of mind? Hindi ba yung mapagpakumbaba? Tayo, experience natin yan. Minsan, magigit lang tayo ng konti sa dayan. Tama. Di ba? Nakikipag-gitan din tayo. No? Kulang, buti na lang, hindi tayo marunong magmura eh. Pero yung taas ng boses natin, kung minsan, kung lumabas, hindi mo mahalata. Naalala ko na naman yung nakipag-gitan. Ano, galit na galit, oh. Pagbukas na yung bintana niya, sabi nung katapat niya mong ganun, oh, sabi niya, ay, pastor, kayo pala. Nahiya si pastor. Oh, galit na galit doon sa nakipag-gitan. So, minsan na wala tayong peace of mind dahil wala tayong pagpapakumbaba. Hindi ito exempted kahit sino maaaring ma-experience natin. Kaya sabi niya, matuto tayo kay Kristo. No? Madaling dalhin ang aking pamatok, ang sabi niya. Madali nga ba? Sabi niya, madali. Kapag na-kay Jesus ka, ay madali ito. At magaan ang aking pasan, ang sabi ng ating Panginoon. Magaan kapag sanay ka na. Oh, ako, nagiging bukang bibig ko minsan yung, ano, yung pagpunta na lang sa... Yung mga ginagawa ba natin nga, mga sakripisyo. Pwede ko sabihin siguro yung sakripisyo, yung pagpunta natin ng church pag Wednesday at Friday. Kasi marami tayong gustong gawin eh. Yung ating pagkatao, para bang itatabi mo muna, pupunta ka dun sa church. Sa una, napakabigat eh. Napakahirap kasi hindi ka sanay. Pero kapag sanay ka na pupunta ng church ng Wednesday at Friday, hindi ka magiging masaya kapag hindi ka nag-a-attend. Pag Sabado, yung hapon, halimbawa, Sabat ka, di ba? Sabat ka, ayan. Hapon, wala ka na. Sa una, pag nag-attend ka ng AY program, ay parang mabigat kasi masarap matulog eh. Pagod ka maghapon eh, no? Pero kapag sanay ka nang pumupunta, hindi ka na masaya kapag hindi ka nag-a-attend ng AY program. Uy, may konting sermon, ano? Paano lang po yan, mga kapatid? Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi gumagawa ng maling palagay ang Panginoon tungkol sa kanyang pamana. Sinusukat niya ang mga taong kasama niyang gumagawa. Kapag nagpasakop sila sa kanyang pamato, kapag isinuko nila ang pakikipagpunyagi na hindi nakakabuti sa kanilang sarili at sa layunin ng Diyos, makahahanap sila ng kapahingahan at kapayapaan. Ano daw? Kapag nagpasakot ka, kapag isinuko mo ang iyong sarili, anong nangyayari sa'yo? Makakahanap ka ng kapayapaan at kapahingahan. Yun ang tunay na kapahingahan. Meron kang peace of mind kasi alam mo, sumusunod ka sa ating Panginoon. Subukan mong lumabag sa traffic. Subukan mo lang na hindi ka nakarehistro ang motor. Wala kang helmet. Ano yung gagawin mo? Eh, titago ka ng tago. Pero kung kompletos rekados ka sa iyong sasakyan, may helmet ka, may lisensya ka, may katatakutan ka ba? Pag pinara ka ng polis, kaya minsan kasi, tinotolerate pa natin yung mali, no? Kapag mayroong walang helmet, huy, may LTO, may polis, tuturuan mo pa. Hayaan mo siyang madakip para magkaroon siya ng lesson. Sa kabubuti niya yun, eh, no? So, kay Kristo, kailangan, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, sumunod ka sa kanyang kalooban. Sabi dito, magpapasakop sila sa pamatok ni Kristo. Kung magkagayon, makakagawa ang Diyos ng gawain sa kanila upang loobin at gawin ang nakalulugod sa kanya. Na salungat, madalas, ang sabi dito, no? madalas sa mga panukala ng isip ng tao. Iba kasi yung sa atin, iba yung kaligayahan natin. Kaya, salungat lagi tayo sa ating Panginoon. iba yung kanyang nais, iba ang ating nais. Pero kapag ang nais ng ating Panginoon ay nasanayan nating gawin yan, no, ahanapan natin yan. At tinitiyak ng ating Panginoon na magkakaroon tayo ng kapahingahan at
kapayapaan kapag dumating sa atin ang makalangit na basbas. Makalangit na basbas, no? Matututuhan natin ang mga turo ng kaamuan at pagpapakumbaba na laging nagdadala ng kapahingahan sa kaluluwa, sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong kabuuan, meron kang kapahingahan. Yeah? Natatanggal yung ating pagiging magagalitin. Lahat na lang ng oras ay parang pasan-pasan natin yung daigdig, yung mga problema. Pag nakikristo ka, no, pag natuto ka, nagiging magaan ito, no? Madaling dalhin ang kanyang pamatok at magaan ang kanyang pasan. Kaya sa bandang huli ng kanyang mga mensahe, no? Bagamat magkakaroon kayo ng mga pagsubok, ngunit ang mga pagsubok na ito, kung madadala ng mabuti, ay magpapaging mas mahalaga lamang sa karanasan. Walang kabuluhan ang ating mga ginagawa, maliban maranasan natin yung pamatok ng ating Panginoon, no? At ang sabi niya ay madali, madali ito na gawin. So, bago natin na mapakinggan, huwag ka munang bababa, Brother Caleb, no? Babati muna ako sa mga taga-panood natin, mari. Mamaya, pababa, ipakantahin mo si Brother Caleb doon. Gusto ko munang isa-isa yung batiin, hindi ko kaya, gusto ko lahat, ano? Yung aking pamangkin, si Baby Rose, thank you for watching, si Conti, dyan sa Cabiao, Adrian, salamat, nakapag-watching kayo, siguro nag-load ka, no? So, si Edna, ayan, yung ating mga suki, si Monique Angles, si yung kaing kapatid, si Reyna Lee, ay natutuwa. Alam nyo, ngayon lang naman po yung mga pagbating ito, sa susunod, hindi ko na kayo babating kasi regular na yan. Si Jay Reyes, si Brother Manuel Bullion, dyan sa yung elder ng Florida Blanca, si Ching Baby, dyan sa Palit, ulit, Nida, yung aking pinsan dyan sa Balibago, thank you for watching, si yung ating elder, si Brother Randy Trono, yung kanyang anak, si Gaila, si Kyla Janelle, si Sister Rebecca, Miranda, regular natin yan, si Gabriel Jan Vanelli, thank you for joining us, at Ching May, Pili, Dadang, dyan sa Angeles, si Brother Elmer Gabinete Pedernal, Parimbong, God bless you, si Tutsi, ang aking pamangkin, magandang lalaki, si Maria Victoria, si yung aking asawa ni Jan, si Elsie Emily Melchor, thank you for sharing our yung ating worship, si Sister Myra, asawa ng ating elder, kayo alam ko kayong lahat ay naka-tune in ngayon at nag-worship kasama namin diyan sa Araya, si Sister Josie Chamos, thank you, alam kong kasama din namin kayo ngayon, si Aina Garcia, Mixenpi, Princess Tayag, ayan, kapatid ni Doña Tayag, salamat sa inyong laging pagkisama, kahit naandiyan kayo sa napakalayo, hindi nyo kami iniiwanan, no? Si, ayan, yung pamangkin din, si Lenar Pilaw, si Adela, ay, si Darang Del, good evening sa iyo, kamusta kang, kang Bapang Golden, no? Maribela Yalo nga Becker, hi classmate, good evening, thank you for joining us, no? Si Jessa Elorza, dyan sa, Bacolor, ano lugar yon? Maliwalo. Oh, God bless you. Brother Caleb, no? Huwag ka munang bababa dyan. Kakanta ka pa eh. Ayan, si Ate Leonida Rosario, dyan sa malayong lugar din. Tata Pineda Sorne, thank you. Brother Jomi, thank you, God bless. Si Ingrid Chua Santos, si ano? Si, ano pangalan? Si, Ingrid ano? Oo, Ingrid. Hindi, may tawag pa kay sister eh. Ayan. Si Mergie Joven Ramos, thank you. Brother Edis Guerra, good evening. Kong Marsing, happy viewing. Si Edwin Marquez. Edwin, alam ko, salamat ah. Kasama ko sa trabaho dati ito. Alam ko nasa Bicol ngayon. Gloria Barnedo Mendoza, kasama din natin. Si Pam, yung pamangkin ko, Pedernal sa AUP. Eleno Campo, dyan sa Raya. Si Nico, hello Nico. Good evening, thank you. Lagi kang nakasubaybay. So, God bless you, dyan sa Fernando. Si Rina Reyes Garcia. At marami pang iba. So, pakantahin na natin bilang pagtatapos po, no? Tapos sasamahan nyo kami sa panalangin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang aking pong araw dito sa gabi nito ay magpapagat na ang mukhang tayo.
sa langit ay lumakanta ng iyong pag-ibig. Ay lumakanta ng iyong pag-ibig. Thank you, Brother Caleb, sa iyong napakagandang awit na. Bago tayo lubos sa manalangin, gusto ko lang ihabol si Sister Paula Esguera. Alam ko nasa Dubai ito, no? Sister Malu, no? Yung anak ni Kuya Ed, Brother Ed, no? Si Sister Annalyn, pagkatapos ng ano nila, sumusunod din sila. Nanunood din sila sa atin. Tsaka si, yan, si Rina Reyes Garcia. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Samahan po ninyo kami sa ating panalangin, mga kapatid. Tayo'y manalangin. O dakila at makapangyarihan po namin, Diyos, mugit po namin binabalik ang papuri. Salamat sa iyo pong ang kabutihan sapagkat naranasan na naman po namin sa gabing ito at sa buong maghapon ang iyo pong pag-iingat. Na sa kabila po ng mga pangyayari, o Diyos, ay alam po namin meron kayong mga panukala na maaaring hindi abot ng aming pag-unawa. Kaya ang aming pagpuri at pagsamba ay patuloy dahilan, Diyos. Sapagkat alam niyo po na sa inyo lang kami gumukuha ng lakas sa ganitong karanasan. Na sa kabila po ng iba't ibang mga negatibong balita na nangyayari sa iba't ibang lugar, hindi sa aming bansa, nagkakaroon po kami ng kapayapaan sapagkat yun po ang pangako ng aming Panginoon sa amin. Nabibigyan niya kami ng kapahingan at kapayapaan. O Diyos, maaaring kami po ay nakasakit ng aming kapwa sa aming pananalitan. Patawarin niyo po kami. Maaaring sa aming pag-iisip kami po ay nakakaisip ng masama. Patawarin niyo po. At salamat dahilan, Diyos, sapagkat meron po kaming kalayaan na mag-sharing ng salita. Kaya salamat sapagkat nakakasama-sama kaming magkakapatid na nagpupuri at nagsasamba sa iyo. Alas 7 ng umaga, alas 7 ng gabi. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon niyo. Kaya akin po nga tinataas sa inyo lahat po ng mga may mga karamdaman maaaring sa kanilang pisikal na pangatawan. Tapos sinawa po ninyo ng pagpalang kamay. Yung mga may problema na dinadanas ngayon, tinataas po namin ang aming mga pamunuan mula sa General Conference, mga division, sa mga konferensya, mga union, sa mga areas, mga distrito, mga local churches, mga small group, at ang aming po mga kanya-kanyang mga tahanan. Tinataas ko po lahat ng mga manggagawa. Pagpalain mo po. Ang aming po mga leaders, ang aming gobyerno mula sa aming presidente, punta sa mga kapitan at mga barangay. O Diyos, gamitin mo po sila lahat ng mga frontliner, mga pulis, mga nurses, mga doktor, at ang iba pa. Pagpalain mo. Pagpalain mo din po ang aming kumpanya, dakilang Diyos, na patuloy mo pong ginagamit. Pagpalain mo ang mga pinaglilipuran po namin na ginagamit mo po para magdarap ng labas. Maraming salamat, dakilang Diyos, at patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya na hindi namin kasama. Salamat sa inyong pagdinig. Salamat sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay aming pong inaangkin na amin na pong tinanggap sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 And amen. So, muli po. Magandang gabi. Magandang gabi. Bukas. Anong oras, Mari? So, maaga kang tatayo. 7, bukas ng umaga, pangungunahan po tayo ng isa sa mga elder. Ano po? Abangan niyo po, si Brother Alan Lorenzo and family. Sila po mauuna sa ating morning devotional bukas. Ha? Sa gabi, dito rin po sa ating setup. So, thank you very much. God bless you all. God bless you.
Good evening, Dr. Esther Sigwa Pagdinglaw. God bless you.